Hi Sagittarius, welcome, this is your reading. Be open-minded po, hindi po halos lahat makaresonate, kaya piliin nyo na lamang. And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe, lalo-lalo na po sa mga bumabalik. Marami pong salamat. Give me the message for Sagittarius, ano yung mensahe sa'yo? Give me the message for Sagittarius, ano yung mensahe sa'yo? Give me the message for Sagittarius, ano yung mensahe sa'yo? Discovery. So, napifeel ko dito na may discover ka na malalaman. Meron kang matutuklasan. Okay? Meron dito ang hatid na kaligayahan na naghihintay sa'yo. Napifeel ko dito ano yung pagka-impact mo. Malakas yung intuition mo. Malakas yung kutob mo. And then, nakikitaan ko rin dito, ano, may protection ka dito. Okay? Meron ka ditong hinihiling or meron kang minamanifest dito. Matagal mo na itong kahilingan, pero nakikitaan ko dito na mayroon ditong hatid na kaligayahan dito sa mga kahilingan mo. Meron ditong paghiling. Give me more information. Ano pa yung mensahe? Nakikitaan ko dito na may pagka-healer ka. Okay? Yung iba sa inyo, hindi halos lahat. So, sinasabihan ko dito yung iba sa inyo. Huwag kang susuko kung ikaw man ay nabigo isang beses. Or kung meron ka man pinag-ginawa or nabigo ka or nag-field ka, exam, interview, na piling mawala ng pag-asa, huwag mong isipin yan, ano, kumbaga ito lang yung way para mas lalo kang tumatag. Yung pain na nararamdaman mo, yung lungkot na yan, ayan ay meron dahilan kung bakit nararanasan mo yan. Kumbaga pagsubok lang yan sa'yo. Kaya minumungkahi sa'yo dito, huwag kang mawawala ng pag-asa kasi ginagabayan ka dito. Pinapasaisip sa'yo na huwag kang mawawala ng pag-asa, laban lang. Kung ano man yung mga naranasan mong kabiguan, ito lang yung dahilan para mas lumago ka. Okay? Kumbaga, no, binibigyan ka dito ng kaliwanagan dito, no, na huwag kang mawawala ng pag-asa, laban lang. Kasi nafe-feel ko dito, kaya hindi to binigay or hindi pinagkaloob sa'yo kung meron ka mga failure, ano. Kaya hindi mo to, kaya ito hindi pinagkaloob sa'yo kasi meron ditong ibibigay na mas higit sa'yo. Kaya minumungkahi dito, no, huwag kang mawawala ng pag-asa. Kung nabigo ka man ng isang beses, meron dahilan yung mga bagay na yan. Kumbaga, kailangan lang diyan ay ang pagtanggap at pakawalan yung sa ganyang emotion para hindi kanyang masakop. Okay? Ito lang yung mensahe. Give me more information. Then, wisdom. So, dito papasok yung wisdom eh. Magkakaroon ka dito ng karunungan. Magkakaroon ka dito ng kaalaman. Nafe-feel ko dito yung trouble. Maybe nag-feel ka sa unang interview. Hindi ka pinalad sa ganung bansa. Pero minumungkahi sa'yo, no? Huwag ka mawala ng pag-asa. Maybe may dahilan si God kung bakit hindi pinagkalob sa'yo. Pero nafe-feel ko dito, no? Magtiwala ka. Magtiwala ka sa process. Magtiwala ka ayon sa kaloob niya para sa'yo. Kasi nafe-feel ko dito na meron ditong masaya. Meron ditong magandang mangyayari sa'yo. Merong ipagkakalab sa'yo na hindi mo akalaing dun ka pala, okay? So, minumong kayo dito, manalangin ka, magdasal ka, and humiling ka. Walang imposible sa Diyos kung hindi man ibinigay sa'yo yung mga hinihiling mo, may dahilan siya kasi pwedeng mapahamak ka sa lugar na pupuntahan mo or pwedeng sabihin hindi ito makakabuti para sa'yo. Kaya mainam, humiling ka at ipagkalab mo kung ano yung kalab niya para sa'yo at ituturo niya kung ano talaga ang para sa'yo, okay? And then, nakikitaan ko rin dito, no, mag-insenso ka, okay, para tanggalin yung mga negative entity or negative energy, emotion para sa'yo. And then, mag-healing ka, okay, kung ano man yung mga nararamdaman mo. Magpatugtog ka ng mga music, okay, para makalma ka. Give me more information. Ano pa yung mensahe sa'yo? Meron ditong recovery. Huwag ka mag-alala, magkaka-recover ka sa sitwasyon. Meron ako nakikita ditong 43. Meron ditong ladder ako nakikita. So, meron ditong tagumpay na naghihintay sa'yo. Meron ditong 34, 32, 22 ako nakikita. Meron ding letter A ako nakikita. Meron pinanganak nung 6, 4, 3, 23, okay, meron 33 years old, 22, 4. Ako nakikita dito sa recovery. Meron ditong susi. Kumbaga, no, nafe-feel ko dito na meron ditong promise na ipagkakaloob sa'yo. Meron kang reward na marireceive dito. Magandang balita. Kung nag-fail ka man, meron ditong ibibigay sa'yo. Susi na itong ipagkakaloob sa'yo dito. Kumbaga, no, magbubukas dito yung panibagong oportunidad patungo sa'yo. Kaya hayaan mo si God kung ano talaga yung para sa'yo. Kumbaga, no, mag-surrender mo yung problema mo. And kung ano yung kaloob ng Diyos, ipagkakaloob niya yung maganda.
na hindi mo akalain para sa'yo, okay? Ito lang yung mensahe sa'yo. Give me more information. Nafe-feel ko din dito, ano, yung iba sa inyo, may pagbubuntis na magaganap. Kung nahiling ka man ng baby, ano, nafe-feel ko dito na may magbubuntis, okay? Magtiwala ka lang. Give me more information. Ano pa yung mensahe? Nakikitaan ko dito yung 43, 45, 42, 34, 32, 34, 36. Ayan, self-worth. So, nakikita ko dito, ano, makikita mo muli yung halaga mo. Okay. And then, nakikita ko rin dito, ano, magkakaroon dito ng spotlight or pwede sabihin na sa yung spotlight. May pagkilala kung meron ka mga ginagawa, meron ka mga pinagkakabalahan, businessman, online, or pwede rin sabihin sa larangan ng social media. Nakikita ko dito yung pagkilala sa'yo. So, may naman, no, magtiwala ka lang kay God. Okay? Meron dito magandang magaganap sa buhay mo. Then dito, no, bittersweet. So, nafe-feel ko din dito yung iba sa inyo. Meron ka ditong person na talagang sobra mo nang sinusuyo or pwede rin sabihin ikaw yung sinusuyo dito. Kumbaga itong tao na ito, mahal na mahal ka dito. Kumbaga itong tao na ito ay masyado mo nang tinitiis. Kumbaga gusto mo rin naman pero may pagtitiis. So si minumungkahi ka dito, no, pinaiisip dito sa tao na ito. Kung ikaw man yung nagtitiis dito or tinitiis mo, pero kang tinitiis na person, sinasabihan sa'yo dito na huwag mo nang tiisin tong tao na to, okay? Kasi itong tao na ito ay mahal ka, okay? Huwag ka na magpaka-bitter sa tao nito. Or kung ikaw naman dito yung nanunuyo, binibigyan ka dito ng kaisipan na i-relax mo muna yung sarili mo. Bigyan mo muna ng space ng tao na ito nang sa ganun magkaroon siya ng kaliwanagan kung tama ba yung ginagawa niya para sa'yo. Kumbaga, no, bigyan mo muna siya ng panahon dahil kapag talaga gustong-gusto ka ng tao na ito, ito mismo yung lalapit sa'yo. Give me more information. Ano pa yung mensahe sa'yo? Meron ditong miracle, o, oh, diba? May miracle na mangyayari sa'yo. Meron ditong gantimpala, meron ditong milagro na magaganap sa buhay mo. Kaya may naman, oh, manalangin ka, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Meron ako nakikita ditong 24, meron din ako nakikita ditong 33, and then may nakikita din akong 4, okay? Meron ditong 444, so meron ditong mensahe sa'yo, ang angel number mo. And then nakikita ko rito, huwag kang mawawala ng pag-asa, no? Kasi ang miracle ay laging nangyayari. Laging nangyayari yan sa araw-araw, okay? May pagbabagong nagaganap sa araw-araw, kaya maniwala ka sa milagro. Okay? Kayang gawin ng Diyos na kamila-milagro ang buhay mo once na ikaw ay nagtitiwala sa Kanya. Powerful ang Diyos, okay? Kaya kung ikaw man ay nabibigo, gumawala ng pag-asa, laban lang. Okay? Give me more information. Ano pa yung mensahe? Meron ditong destiny, oh, diba? May destiny ka. I think yung iba sa inyo nag-failed sa yung parang tipong feeling broken-hearted, pwede rin sabihin na kasi may pagsusuyo ka dito sa bittersweet, eh. Pwedeng tinitiis ka dito, nasasaktan ka kasi hindi ka pa rin pinapatawad or pwedeng sabihin hindi ka pinapansin ng person mo, okay? Pero ganun pa man, no, pakawalan mo tong tao nito, i-release mo muna ito, okay? Haya mo muna si God ang kumilos sa buhay mo kasi meron ditong destiny na patungo sa'yo. Maybe itong tao nito hindi para sa'yo, hindi pa nakakabuti para sa'yo, meron siyang ipagkakalob sa'yo, nababalansi sa'yo, may pagka-yin and yang, ito na yung nakikita ko. Kaya may naman, no, kung ayaw kang pagtuunan ng pansin ng person mo, hindi ka pinapansin, bigyan mo siya ng space, hayaan mo siya, magtuon ka sa sarili mo, okay? Ito yung mensahe sa'yo, kasi meron ditong destiny. Give me more information. Ano yung mensahe sa'yo? Despondent. So, nafe-feel ko dito, no, maraming naiingit sa'yo sa iba. Ito lang yung nakikita ko. Meron ditong ingit na nadarama or meron ditong tao na naiinis sa'yo. Kung makikita mo naman yung babae, usurang-sura sa'yo. Kumbaga, no, ikaw may paglagong nagagawa, anong nangyayari sa'yo, lumalago ka, umaayos ka, magiging asenso ka, okay? So, nafe-feel ko dito yung travel. Yung iba sa inyo may travel na gagawin, okay? Meron dito mga tao na hindi nakikita, hindi nagiging masaya yan. Hindi nagiging masaya sa tagumpay mo. Okay? Kasi nafe-feel ko dito yung tagumpay patungo sa'yo. Ito lang yung mensahe sa'yo, okay? Meron ako nakikita dito yung tagumpay kasi meron ako nakikita dito yung ladder. Kumbaga, hagdanan ng tagumpay. Kaya
Kung meron dito mga tao na iinis sa'yo, hayaan mo na lamang sila, okay? Kasi magtuon ka sa sarili mo. Nafeel ko dito yung trouble. Nag-feel ka man dito, kung nagbabalak kang trouble, hindi ka natawagan, hindi ka nakapasa, huwag ka mag-alala, mayroong ipagkakalob sa'yo mas higit dito. Ito lang nakikita ko. Give me my information. Creation. Meron ka dito, makikreate. Meron ding hihingi ng tawad sa'yo dito. Okay? Meron ditong paghingi ng tawad. Meron ditong tao na nag-i-stalk sa'yo, hihingi ito ng tawad. Kung meron man nakagawa ng atraso sa'yo, meron ditong hihingi ng tawad. Kasi nafe-feel ko dito na nag-i-healing ka. Okay? Meron ditong pag-i-healing na magaganap sa'yo. And then nakikitaan ko rito na renewal. Renewal para sa sarili mo. Nafe-feel ko dito yung protection. Meron ditong mensahe sinasabi sa'yo dito sa creation. Meron kang mga bagong ideas. May makikreate ka dito. Or pwede rin sabihin na meron kang gustong mga gawin. May mga plano ka. Kumbaga, no, mag-tune ka muna sa mga plano mo, sa creativity mo, sa mga gusto mo mangyari sa buhay mo, sa goal mo. Kasi nafe-feel ko dito yung message para sa'yo na meron ditong maganda. Meron kang malilikha. Meron mangyayari na hindi mo akalain magaganap sa buhay mo kasi may milagro. Okay? Ito lang yung mensahe sa'yo. Ayan, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching and love and peace.